everyone, it's me proudly mommy vlog. I don't want to be happy kasi nga yung topic natin today is sad, okay? So hindi naman lingit sa inyong kaalaman na si Jovelyn Galeno ay nawawala more than 1 week na. At ito ay nawala sa Robinson, Palawan. And hindi wala nakakaalam kung nasaan siya. So until now, marami ang haka-haka na lumalabas na Quezon nakita na, nasa family na siya. Kasama na siya ng pamilya niya, nagpapahinga, nagpapagaling, blah blah blah, okay? May nagsasabi naman na meron daw sindikato at kinidnap si Jovelyn. Meron namang nagsasabi na sa loob lang siya ng Robinson. Basta maraming lumalabas na mga fake news na hindi dapat natin pakinggan at hindi po dapat natin i-post or i-content. Unang-una, kawawa yung family na naghihintay dun sa bata kay Jovelyn Galeno. Lalo-lalo na yung nanay niya at yung mga kapatid niya. So please lang po, iwasan po natin ang mag-content ng mga fake news kung hindi naman din makakatulong. Ano? Ang mas maganda dyan sa inyong gawin, ipag-pray ninyo yung bata na safe, buhay, okay lang siya at makabalik siya ng maayos sa kanyang pamilya. Hindi ninyo alam kung ano ang pinagdadaanan ng pamilya ni Jovelyn habang wala siya at inaantay ng kanyang magulang at mga kapatid. So para lang meron kayong mai-content, ay gagawa talaga kayo ng mga fake news para kayo ay panoorin ng mga tao at magkaroon ng views. Huwag po ganun guys. Mabuti at hindi yan nangyayari sa inyong isa sa inyong mga pamilya. Ano? Kaya doon naman sa mga alam natin na fake news, yung mga news na ganun, huwag na po natin tangkilikin. Dapat po ang gawin natin ay ipag-pray yung bata na okay lang talaga siya. Kasi nga maraming lumalabas na Quezon nandun lang daw, merong nakakita, ganyan, bla bla bla. Ultimong pulis nga, ayaw na magbigay ng mga side nila, diba? And also, yung Robinson, Palawan, ay kabibigay lang ng CCTV footage. So, tayo, wala tayo doon sa lugar na yon at hindi natin talaga totally alam. So, sa mga kapwa ko vlogger o sa mga kapwa ko TikTokers, please lang po tigilan natin ang kagagawa ng mga fake news. Lalong-lalo naman at hindi yan makakatulong sa paglutas ng problema ni Jovelyn Galeno. So, ang gawin nating mabuti ay ipagdasal talaga siya. Pray lang talaga na sana okay siya, na sana hindi siya katulad ng ibang mga kabataang nawawala na wala ng buhay. Ganun po dapat ang gawin natin. Ano? Instead na mag-content tayo, na mag-content ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, ipag-pray po natin. Pray lang po talaga ang ating solusyon sa ganyang kaso. Dahil tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano pa daw talaga ang nangyari doon sa bata. So ayun, pati mga aso nakikialam na rin kasi nagko-content ako. So yun lang guys, ang payo ko sa mga kapwa ko gumagawa ng content about kay Jovelyn Galeno. Ayos-ayosin po natin yung ating mga ginagawang video. Ano? Dahil magkaroon man kayo ng views, kumita man kayo dyan, ay hindi naman din kayo makakaligtas doon sa taas, doon sa mahal nating Panginoon. Ano? Dahil imagine, kikita kayo dyan, magkakaroon kayo ng maraming views, pero fake news yung inyong ginagawa. So, yun lang guys. Tigil-tigilan natin at huwag natin tangkilitin ang fake news. Have a nice day.